Alam ko maganda ang kinikita ng YouTube eh. Alam ko maganda yan eh. May mga sumisika talaga dyan. Isa ka na ron eh. Hindi naman sir. Secret. Biyayin lang kita. Sabi mo yung konti lang. Sabi mo konti lang. Hindi kumikita. Hindi kumikita sir. Sasako mo lang. Ay lang, siyempre, yung iba, sabi nga nila, matrabaho naman ang bilang ginagawa mo. Sabi ko, kinukompute ko, minsan maghapon siya magbabalot. Oh. Magkano labor mo? Let's say, 500 kasama na yung pagkain. Mm. Eh, kung makapagbalot siya ng mahigit 100 sa isang araw. Okay na rin. Eh, di kung makapagba, kung maaga-aga yung nabenta mong langka, kung halimbawa, let's say, 50 pesos na pa naka-timing ka ng mataas, yung 10 kilo is 500 na. Sulit na yung isang tao mo. Labor niya. Eh, kung nabalot niya 100, maging successful na yung kamong 20. Okay pa rin, di ba? Oh. Eh, every week. Every week yan eh. Pagka seasonal lang ka, every week. Oh, see? Kaya kumikita, sir. Oo, kumikita. May kaunti. Eh, sumakit ang ulo kanina. Sabi ni sir, hindi daw kumikita. Sumakit ang ulo ko eh. Paano na yung advocacy ko? Kasi ang kabitin yung ganun. Oo. Saan kayo ka pupunta? Patawid ako sa kubo. Ganun ang mga term na. Pag ang bahay mo na sa farm, ang tawag nila patawid sa kubo. Eh, mga generation ngayon, kubo eh, bahay naman, malaking bahay naman, hindi naman kubo. Saan ka ba nung pupunta? Eh, tatawid sa kubo. Ibig sabihin nun, slang term nun, tatawid ka sa farm. Pupunta sa farm. Pupunta ka sa farm. Ayan, ikay nangungubo na. Eh, ibig sabihin, yan ikay nagpa-farm na. Pag inaano mo, kumita ng kaunti. Yeah, pag sinabi ni sir, ang farming hindi yan kumikita, konti lang. Ibig sabihin nun, kumikita. Kumikita rin ng kaunti. Konti pa rin. Makakapambili ng ulam, ibig sabihin. Ano yung ulam? Steak sa farm. Susunod natin ito, i-clear natin para yung sasakyan, nakaganon. Ito dapat talaga. May tao, may pampasweldo ko sa tao para i-harvest ang kailangan i-harvest. I-process ang kailangan i-process. Kagayang yung analogy niya, di ba? Pwede dito rin sa likod. Magli-label ko ng isang natin, tao mga, para balutin yung lahat ng bunga ng langka. Oh. Out of 500 na bunga ng langka na binalot mo, sulit na yung labor mo kahit 500 pa. Eh, isang bunga may bibenta mo 500 pesos. O di 499 bunga yung kita. Saan po? Sa langka, sir. Yung binidinidis ka na kanina. Kahapon nag-deliver ako yung isang langka, 32 kilos. Oh. Isang langka, malaki. Eh, malaki kita sa farming. Meron kaunti, may pambiling, pambiling ulam. may record ako rito. Oh. Ang pinaka marami kong benta na sinipag yung tao ko magbalot, isang harvest ko 55 pieces. Oh. See? Tapos the following after 2 weeks, 66 pieces ng langka. Oh. Kailangan lang kasi pag magbalot. Per kilo, how much? Per kilo na benta. Eh, lagay mo na lang sa 20. 20. Ilang kilo isang bunga? Eh, average mo ng 10. Oh, di ilang kilo lahat yun? Eh, yung 60, 600 kilo. So, tapos? Makakabili ng soft drinks sa Jollibee. Oh, yun. Kaya talaga. Kaya talaga bumili ng soft drinks. Trinigger ako ni sir na hindi daw kumikita yung farming. Tapos ngayon, sa langka lang. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Hindi gaganda yung paminta mo at saka yung kape mo dahil mga kalumanda rin napakarami. Hindi naman kumikita. Oh. Sabi ng tatay ko, eh magkano lang naman na isang sako niyan? 100 lang, eh mapipirwisi pa tayo rito. Eh sabi ko, tatay, huwag niyong putulin yan. Yan eh, tinanim ng mga tao nung araw. Oh. Sabi ko, may magiging saysa yan. Oh.
Sabi nyo, hayaan nyo tayo, hayaan nyo. Lalaban yung mga ibang halaman niya. Kasi nga ako'y natural farmer eh. Parang ayoko magpatay ng halaman eh. And later on, alam nyo ba nangyari? Itong kalumandarin ko, ay nabibili yan ng ano, ng 25 pesos ng garden. Per kilo. Ginagawa niyang yung kanyang kaparis nung kanyang package doon na lemonade na, di ba? Meron doon package lunch na 1,000 plus. Kasama niya isang baso niya. Hindi nga, sarili nga natin eh. Sarili. Di ba yung guest, pag bumaba doon sa farm, meron siyang welcome drink. Yan mo, yan ang mga yan welcome naman. Drink. Yan. Ganun ang gina. So ngayon, meron na kami mga naka, actually hindi na nga kami nagbenta. Kaya lang, ginawa sa niyo dami, ng ice. Ginawa na namin, ano, nakaya niyang tumagal da, actually ng 1 year yan sa freezer. So kung kailangan namin, may guest kami. Yan, natitimplahin. Yan, natitimplahin. So mamaya, eh bagay, familiar naman kayo. Alam niyo yung lasa. Ayun, misa nila. Anong halo mo? Ay, iba-iba. Misa kung anong madampot ni Mrs. na herb. Misa nilalagyan niya ng looter natin. Iba-iba. Meron dyan akong salay. Yung anong salay? Tanglad. Tanglad. Oh, masarap yung tanglad. Yan. Ginawa ko yan, di ba, sa bahay. Tanglad at saka yan. Wala akong binaputol niyan. Eh, very abundant. Ikita mo, meron pang maganda naiwan. Eh. Ang nangyayari ngayon, kaya namang minatira-tirang ganyan, nagiging attraction sa farm. Correct. So, makikita nyo rin na. Kaya nga, ang ganda nga. Halika yun. Halika yun. Ganda. Tignan mo. Ayan, marami. Dito, yan, sa mga posting na yan, meron yan. So, umpisan muna natin ang tour dito sa Kalamandarin. Oh, yan, Kalamandarin. Bakit Kalamandarin ang pangalan niya? Yun Kalamansi na. Yun ang na, nadatnan kong pangalan niya, pero yung Kalamandarin, yan ang ginagawang rootstock. Rootstock, correct. Lahat ng citrus. Oh. Ibig sabihin, yung rootstock niya, matibay talaga. Matibay talaga. Oo. Tingnan so, mo, para siyang ang dami. Oh. Kita mo, ang ganda. Abundant yan. Yan yung mga tira-tira na rito sa harvest ang namin. Ganda. So, para for 1 year. Pond can. Ay, for 1 year, meron kami citrus cat-cat. Na. Cat-cat. Para siyang cat-cat. Ganda. Yan. Para pagaganda. Paano ko yung mapapaganda yung ganyan ko sa farm, sir? Siguro, natural lang. Natural lang. Huwag tayong maglagay ng ibang chemical talaga sa halaman, sa lupa. Ano yan eh? Natural lang. Napabayaan na yan eh, nung matagal na panahon. Eh, kung total, bagong bili ang lote ninyo, i-challenge nyo yung, ano, i-challenge nyo yung sarili nyo. Huwag na kayo magpapasok. Kahit libre, ibigay ng DA. Huwag na kayo magpasok ng any chemical. Eh, kung gusto nyo ng, para sa akin, kung gusto nyo bumalik sa natural yung halaman. Yan. Okay. Halika niya. Sige. Nakita mo, Justin. Ang ganda, no? Naklogsapan mo. Ang ganda. Para ang sarap mag-harvest, sir. Pwede pa tayo mag-harvest? Pwede po. Para sa video purposes. Papakuha tayo ng ano mamaya. So, ito yung mga ilang feral colony ko. Okay. Sige. So, start na po tayo ng tour. Okay. Ito ba yung Philippine, ano? Ito yung lukot na sinasabi. Lukot. Stingless bee. Ngayon, yan yung mga ilang feral colony dito sa farm. Mm-mm. Yung iba, nakita namin dyan na nasa mga nyuga, nasa mga irok, sa kaong. Mm-mm. So, nalalaglag, inililipat namin. Yung iba naman ay galing sa mga nag-uuling, inaagaw ko sa mag-uuling. So, meron ka ng honey yan? Gumagawa kami pero this year, this season, hindi ako dahil sa dami ng ginagawa dito sa farm. Sayang naman, mahal yan. So, kung nakaamoy nyo ngayon dito sa farm is coffee dahil tagbulaklakan. Anong klaseng coffee yan, sir? Ito is ano, Robusta. Robusta. Bango? So, ang Brookside Hills Leisure Farm is a 4-hectare farm. Okay. Bounded by creeks and rivers. Wow. So, tinawag na Brookside kasi nga, along the brooks. So, pinagawa mo itong mga to, sir? Nung may piggery pa kami. So, nag-invest kami. Ah. Dahil sabi ko nga, ayusin ko na kasi baka mahirapan yung anak ko. Mm. During mag-harvest, kalat ang mga baboy dyan. Mm-mm. So, nilagyan ko ng pathway. Okay. So, ngayon, pathway na to ng tao. Naging pathway? Oh, mukha naman pathway ng tao. hindi ko pinagkamalang pathway hindi ng na baboy. Pathway eh. Na to ng baboy. So, kaya nilagay ito para yung baboy hindi mangalat. May mahulog sa bangin. Or... ito yung river. Oh, ito yung creek. Yan yung boundary. So, ito yung Lansones. Okay. May mga 500 akong tanim dito, tanim na namin ito. Wow. So, phase by phase ito. Oo. Nasa mga 500.
Hopefully, mabuhay yung kalahati. Jackfruit, marami akong jackfruit. Ang daming jackfruit dun sa farm. Yung ano, sir? Yung namamatay yung bunga. Anong problema nun? Binabalot. Kailangan balutin. Kailangan balutin. Pag hindi mo binalot, wala talaga. Siyempre, marami tayong insekto eh. Marami tayong... may mga binebenta. Dati si sir gagawa niya to kasi skill niya yan eh. Oh. Wala naman tayong ganyan eh. Ako lang naggawa na nag-route. Ito na naman yung kalumunding oh. Ang dami na rin bunga. Marami. Actually, na-harvest na yan. May mga natira. I think ang difference ng kalumunding mo, sir, malalaki na. Malalaki. Yung sa amin, hindi naman ganyan kalaki eh. Kaya siguro konti lang ang bunga. At saka, alam nyo ba yung aming ladon na malalaki? Nung bagong dating ako rito, ano kami, hindi kami na ano, matitigas ang mga bunga. So for how many years? Oo nga. Ngayon gumanda na kasi nga, bumalik na siya sa natural. Napakalalaki. Sa tagal namin, ngayon lang kami nag-market sa Tagaytay. At tuwan-tuwa, sabi niya, abis ang galing ito, karamihan ito sa Sagada. Pero ngayon ang lalaki. Nag-harvest kami rito, napakarami. Mga 200. Pasensya na kayo, makakalat kasi under development ng farm. Naka-ano siya talaga, naka-intercrop yung coffee, citrus, ganun ang paminta, Cavite Upland. Cavite Upland. Pero before, nung wala pa nag-i-introduce ng coffee rito, Upland rice dito nung araw. Upland rice. Ayan yung mga stainless bee na nilagay sa bee. Sayang naman sir, ba't hindi ka nag-harvest? Napakaraming ginagawa. Ay ngayon, sayang. Ang gamit ko naman sa kanila ngayon, as cross-pollinator na siya. Okay. So ito, training room mo? O paggawaan mo rin? Training room yan. Ngayon, wala pa siyang training ano ngayon. So maganda, ito yung ilang piraso parang ko. Share ng simbahan. Tama ba? Hindi naman. So naka-compress ito. Mga benches siya kasi bahala kong maglagay ng events place. So, ito sir, maganda. Ito, nung araw nabili ko to sa Quezon. Ito. Nabili pero itong mga gawa ko na to. Asa nabili mo to? Nung araw. Sa real care. Mahilig ako sa arte. Kaya minsan, pag nakakarte ko sa ibang lugar, sa Ipugao, So, ayan, mga driftwood. Ayan. Ito, ganda rin. Opo. Gawa mo to, sir? Gawa namin yan. Ayan, hindi na pinapansin ng mga runner rin. Sabi ko, mahingi na nga yan kako. Mapalta na lang ng biik yan. Binuhat-buhat namin. Okay. Ito, nakita ko to. Ito, ganda nito. Nakita ko yan. Naiwan yan. Naiwan sa daan. Hindi, naiwan. Naiwan sa daan yan. Anong kahoy yan, sir? Ano yan eh? Pinagputulan ng Nara. Naiwan lang. Sabi ko, pwede bang mahingi yan doon sa nagagawa? Binigay. Ako, kunin mo na ikaw. Wala naman yan. Susunugin na ikaw namin yan. O kaya, tatabunan na namin yan. Ito, ganda rin. Yan, hold on. Ito, sir, maganda. Ito. Okay. Table ito maganda. Magkano to, sir? Alam mo po yung himbabao? Alam niyo yung himbabao wood? Oo, yung namumunga ng ganon? Century old wood yan. Himbabao ito? Wow. Meron nakiusap sa akin yung puno gagawin bangka. Sabi niya, sir, putuli mo lang yung puno ko. Sa'yo na yung padulo kaya lang. Problema mo, paglabas, hahakutin mo yan. Hindi ginawa akong himbabao wood. Tinan mo yung haspi. Mahal to? Oo. Magkano to, sir? Kaya ang benta ko niyan, pinaka 180. 1,000? Oo. Mas mura may bibigay sa akin to, no? Mas mura pa. Gusto ko to. Century old wood. Saan mo ilalagay yan? Sa bahay. Siyempre. Ganda. Mga priceless piece yan. Sabi nga ni Mrs. nung galing sa... Huwag mo na ibenta yung mga furniture mo. Gawin mo na lang, ano, kuha na lang tayo ng entrance na 100 para may farm tour sila rin. Parang nasense ko na saan kumikita si sir. Sir. May kaunti. Sir, type ko yun ah. Sige, walang problema. Ito ang mga century old wood na Madre Cacao. Palitan yung ano yung table sa bahay. Kitchen. Oo. Century old wood na Madre Cacao. Pwede yan. Kasi ang liit-liit na talaga nun yan. Na inuuling lang. Okay ka na. Kukunin na natin. Dahil gusto mo na naman yun eh. Inuuling lang dito yan. Sayang. Pero to, tinatop glass ko to. Ah, top glass. Topless yan. Tama ba, Justin? Maganda ba? Ay, ibang klase yan. Tinan nyo yung puno. Oo. Tinan nyo yung... Himbabao rin? Tinan nyo yung paa. Himbabao rin yung paa, sir? Hindi. Solid Madre Cacao.
Madre wala kasi. Nang wala nang kakainin diyan. Solid Madre kakao yan. Actually ano, gusto ko yung top. Pero ang matindi nga diyan. Madre kakao yan, natigas. Ito naman sir. Hili nga talaga yung property hili, ni sir. Hili. Ang dami na namang kalumanding doon, no? Oh. Grabe. May seedling ka niyan, sir? May seedling ka? Meron akong tinanim ngayon, doon sa Ibayo. O mag-propagate na lang tayo doon? Kaya nyo, okay. I-market natin yung mga kalumanding doon? Hindi, pagkakalumanda rin, hindi mo na siya imo. Pwede ng plum seeds. Buto, diretso. Oh. Hindi ba masyadong matagal? Hindi. Ito maganda. Oo. Oh, yeah. Table. Ito maganda. May table? Sir, bukang ito highlight ng video natin. Hindi farming. Sabi nga sa'yo eh. Bakit? Dito kayo nagtatagal eh. Farm tayo pupunta. Hindi, hindi mo naman alam na ano. Ah, maganda rin. Malikabok lang, malikabok. Maganda siya ano, sa farm. Sir, no? Veranda sa farm. Opo. Veranda. Garden set. Rancho bench tawag ko rito. Rancho bench. Rancho bench. Magkano to sir? Buong set? Ang benta ko niyan 50. Pareho nito. Buong set? Opo. Pleto na. Sold out ito. Oh, wait. Parang ito yung gusto ko. Ito. Ano to, sir? Anong puno to? Ah, yan yung anubing. Ha? Anubing. Magkano to, sir? Hardwood yan. Magkano to, sir? Pwede ko ibigay ng ano, ng sayo ng kahit na... Pick up. Ha? Pick up 80 na lang. Gusto ko to. 80. Sir, ito gusto ko. Presyong ano yon? Presyong ilalabas na. Hindi ko na kailangan. Pick upin ko. Oh, pick upin 80. Pero pwede kitang i-assist sa truck na meron akong kilala. Oo. Gusto ko yung to. Yung ano ko. Ang ito na, decided na ako. Ang presyo ko nito is 150 pataas eh. Kasi sa crate and barrel, nakikita nyo naman doon, sisiwang kahoy, pero to is... sa dining natin palit. Yung dining natin, gagawin ko ng table ko. Kaso, gagawin kong ano. Lilipat sa smaller house ka pa. Eh, hindi na tayo lilipat sa smaller house kasi may malaking table ka na. Kasi ito pwedeng conference. Pwede itong conference. Ano? Hindi sir, hindi kami magkasya sa kitchen. Nahirap na kami sir sa kitchen hindi namin. Kami magkasya. Sa lamesa pala. Tinitiis ko lang. Yan. Yan, mga garden set ko. Yan, madre ka ko. Ano sir, ang bagay na ano na upuan niya? Anong bagay na upuan niya? Pwede siyang bench. Ayoko ng bench. O kaya naman, bench dito. Yung iba kasi, naglalagay ng bench dito. Palibot naman is chair na. Ayoko, gusto ko chair lahat. O chair lahat. Bali, 8 na chairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun, 8 lang. Pero pwede dyan ng 14 pagka... pagka long bench 14 kasi long bench ka tig-anim di 12 isa dalawa 13 14 yun. Saan anong wood ulit to? Anubing. Anubing? Hardwood yan. Anubing. Filipino species yan? Oo. Wow. Mas matindi yan sa langka. Hirap na hirap yung maghasa yung tao ko. Dito? Pag sinabing anubing na pagagawa ko, sir, anubing na naman. May iyak na naman yung makina natin yan. Gusto ko to. Yung ano lang yung chair, no? Ito, top grass. Top grass. Tempered, top tempered top grass. Pwede to 12-seater, ganyan, no? Pwede hanggang kahaba ang salamin. Sa mga restaurant ito na. Sa mga ano, sa mga Shangri-La, misa nakalagay dyan yung bulak. No? Hindi kasi ako fan for... Rustic. Kaya gusto ko yung mga simple, yung cuts dire-diretso, yung mga type ko. Kaya kanina, yung, di ba sir, doon kanina, gusto ko yon yung top. Sabi ko, ayoko yung baba. Ay, naku. Kaya yan. Kaya ito, mas appealing sa akin to. Yan, ano pa to? Unang patong to, limang patong kami mag-burnis eh. So, apat na patong pa to. Ganda. Ayan, isang patong pa lang to. Mamimili natin. Gusto ko ito. Gusto ka atin mo muna, tapos tingnan ko yung bahay mo. Sige, walang problem. Mapapa-shopping pala ako dito. alam niya na weakness ko, hindi ko mahilig sa mga damit-damit. Vermiculture. Mga alas, hindi ko mahilig.
Pero mga ganyan, na-appreciate. Ako dati nakaayos to, kaya lang nag-compress kasi may, dahil nga medyo nag-kikling. Sa ano, meron kaming bisita sa ano, 50 katao sa April 7. Mm-hmm. So, iaayos namin to para maging, ano. Ito, sold out ito. Yan o. Gusto ko talaga yung top niya. Oh, pero hindi ko. Gusto yung baba. Pero mas gusto ko yun. Kasi nga, dire-diretso. Top glass din. Ano kasi minimalist yung ano ko? Yung, ah, oo. Nakikita yung, ko na yung ano nyo, sir. Yung gusto ko? Oo. Iba-ibang ano eh, taste nung... Oo. Oo. Oh, meron din mga ano. Medyo ano, madumi. Hindi pa kami nag-clean up. What? Ganda. O, oh, Justin, oh, para sa mga anak mo. Double ano. Ayan, bago. Justin, tong ganda, oh. Sa mga anak mo. Magkano po ba yung ganyan? Double. Meron lang yan. Papapashopping din si Justin. Saan na to? Nara? Hindi, hindi po. Ano? Hardwood na santol yan. Santol? Oo. Oh. Mami, tignan mo. Ay, pero malit no. Hardwood na santol yan. Pero large lang to, no? Ah, double, double. No? Double, no? Ah, oh. Mas malaki pa dyan kailangan natin. Oo. Ah, gano'n? Kasama namin yung aso, ma. Alin po? Yung aso katabi namin matulog. Siguro ito ang kailangan nyo. Ay, yan nga. Ay, sobrang laki. Ah, kaso, again, hindi ko gusto yung ano. Plastic yan. Hindi ako mahilig sa ano, plastic. Hmm. Ang ganyan kalaki dapat bed na. Bihira yung ganyang kakwate na diretso. Kakwate yan, no? Oh, ganda. Bihira yan. So... Magkano po yan? 100. Yan, interesado si Justin. Mura lang yan, 100 lang. Oh, mura lang, Justin. Kaya mo na isang buwan mo lang yan, Justin. Ito. Ito, sold out ito. Sir, gusto ko to. Itong shell. Oo, oh, ano yan? Ha? Akli yan. Yan. Ah. Ah, okay. Pwede na sa car. Pwede na tayo. Okay. Ah, okay. Wow. Wow. Ganda. Hardwood talaga yan. Anong wood yan, sir? Madre de Cacao. Madre de Cacao. Ang daming bunga ng kalumanding, oh. Grabe. Oh. Mga tira na yan. Eh, puno na yung freezer. Ibang bansa may mga kiking-kiking dito, may... Ang bango, oh. Bango. So, yun mga robusta coffee. Oo. Yan, robusta coffee. So, ito yung ginagawa naming kape rito sa Brookside. Ito yung kape yung ngayon. Mambulak ako. May, sheep naman to. Oh. So, yung waste material, waste yan. Ito. Vermicast. Oo. Compost. Kasama na dyan yung lahat ng waste sa farm at saka yung mga dumi nila nire-recycle natin. So, binabalik natin sa halaman. Yan, si Hercules. Si Hercules yan. Alaga ng anak ko. Oh, ba't puti yung anak niya? Nabenta namin yung barako, eh, sinimilyahan namin. So, hybrid na yan. Actually, lahing baboy damo yun. Kinross breed ko dahil nga nag-venture ako dati sa piggery. May lahing durok pit rin yun. Ito naman, large white ang sinaksak. So, combination. Ang lakas ng large white, ah. Oo, ang lakas, oh. Oh, ang ganda ng ano mo, ang ganda ng step mo, sir. Ah, unti-unti. Ganda ng step niya, oh. Kasi comfortable kang bumaba. Oo. Wala, unti-unti eh. Medyo, ano. Pag may kaunting kita sa dragon fruit, o ano. Oo. Oh, lagay. Lagay, oh. Kailan ang season ng dragon fruit? June. Ah, June pa. So, medyo nag-deteriorate yung iba, ayusin namin. Kasi ngayong... Ito yung kahimito mo. Oh, yan, oh. Ito yung sorry. Ayun, ang lalaki, oh. Oo, oh, marami. Marami. Sino nag-harvest? Yung tao ko. Nandiyan. Matami, sir? Oo, oo. Pagkaano mamaya papakuha para makati ko. Masarap niya may gatas. Sir, mga magkano po nag-gastos niya dito sa kalsada? Sa steps? Hindi maganda matanda. Yung steps niya eh. Gauge mo lang, sir. Sabihin ni sir, konti. Pero actually, malaki yun. Sige, sir, i-edit ko yan. Para sa akin lang yung kailangan ko. Oo nga, meron naman ano. Kaya...
sa mga 100 siguro, more or less, papunta na ron. Mamim, huwag mo na i-compare. Ah, i-rehab namin ng kaunti ito. Fruiting season na, tsaka namin... Eh, ngayon, hindi ko ito nabigyan ng ano. Hanggang doon yan, dragon fruit. So, yun ang pagkakaiba nung kakwate lang, na may hina yung ibang ano, na, naguho dahil umuulan, nabunot. Pero yung bandaron ko is puro kongreto. Puro ba, ba't ilang taon na rin yan, more or less? Nagsimula ako 2013 eh. So, ilang taon na rin. 9 years na rin. Ito na, ano, simento na? Ayan, may simento na. So, ayan ang ako. Gulay-gulay namin noon. May herbs. Mm-mm. So, dapat pala magdilig sila. Alin? Oo. Oo, ano to eh. Rolling. Saka na natin ayusin ulit. Kayang-kaya niyo. Unti-unti. Unless gusto mo maglabas ng pera. Mm-hmm. Ito yung sinasabi ni sir na small packets of gardens lang yung ginagawa nila. So, ang nilagay ko dyan is ano? So, since ay, rolling. Teka sir, ano to? Cabbage kale ba to? Lettuce. Iba yung klase ng lettuce yan na namulaklak na. Uh-oh. Eh, nagsawa na. Hinayaan lang muna namin. Ayun, mga herb. May mga herb dyan. Lavender. Mm-mm. Merong... Ganda ng farm na, sir. So, ayan. May mga mangustin pa rin dito. Tingnan mo naman ang pulido ng pati yung lagay ng, ano, ng hawakan. Oh. Sustainable kung ano yung nasa farm. Kasi marami akong kawayan. Mm. So, ito na yung ginamit ko. Paulit natin yung mga ganito later on. Ayusin natin. So, yan. Sloping ang ano. Nag-vegetable ako sa slope. Kasi hindi ako makakapag-vegetable doon dahil maraming halaman eh. At least ito, may, ano, may sunlight, may sunlight ka. So, ginawa. In-apply ko dyan yung salt. Sloping agricultural. Salt. Sino nagturo sa inyo noon? Yung taga DA sa region at saka nag-research din ng kaunti. Ito yung sinasabi nila yung mga subscriber mo na dapat yung sukat. Tapos ito, ayan, mga mangustin, marami ako rito niyan. Pantay-pantay yung steps. 1 meter lang ho ito. Oo. Medyo makitid pa nga eh. Tama na to. Paggastos tayo ng ano. Hindi, mas matarik pa rin yung front. Mas matarik pa rin. Ganda ng kawayan, no? Kasi malinis. Ano siya, yung buong kawayan na maliit lang ang gitna niyan. Eh. Ah, yung bayog? Bayog. Ito tinik, yung malalaki. Okay. Pagawa nga natin kay Andrew to. Ganito na lang pagawa natin kay Andrew. Oo. I-picture, ano mabuti, Justin? Pakikita ko kay Andrew to. So, ito, natural farming ito. Hinahayaan ko lang ang mga halaman. Ito, pakain sa baboy, sa ruminants, Madre Diga, Diagua. Ganda, oh. Gusto, galing sa mga bukal ito. May mga bukal ka? Oh, meron ako. Ganda, may ano ka, oh. Oh. So, yun, inayos ko to. Ginawa ko actually, natural yan eh. Mm. So, nilagyan ko lang ng riprap ng mga bato dito. May mga bato dyan, inihaho namin. Nilagay namin dyan. So, yan. Justin, kunan mo rin to. So, lalagyan namin ng, ano, ng halaman yan. Ito, nung araw, hindi ba makikita to, natatabunan to ng usiw. Anong usiw? Yung kawayang... Maliliit. Maliliit. Oh. Mm. To, hindi ba makikita yan? Mm. Hanggang doon. Eh, kumbaga sa ano, hidden spring to eh, cold spring ang ano namin. Mm-hmm. So, napakalamig ng tubig na yan. Justin, kuha na mo ngayon, ano, paano yung technology niya, paano niya ginawa? Pati yun doon, para ipapakita natin kay Andrew. Sa ngayon, may tao ako, yan, marami akong kawayan, maglalagay ako ng mga kubo. So, yan, nandito kanina yung misis ko. Tapos pati yung ito, itong mahahawakan niya. Sila mag-isa. Ang galing ginawa niyo.
Ginawaan may malaking river ako doon. Actually, ito yung dulo ng lupa ko. Ito yung dulo ng lupa ng farm. Kasi nga, pababa siya. Kaya andito yun. So, pwede pang i-explore ng mga bisita ko yan. May running ano doon. Tapos dito. Ganon din ang property ko noon. Kailan lang naman ito nilinis. Hindi namin ito nililinis. Magulo ito. Actually, magulo pa eh. Pero parang at least nakita mo na yung daan, oh, oh. Ang itsura niya. Daanan lang. Ka. Importante daanan. Oh. Ito, matarik to. Inayos. Ito? Inayos lang. Mangustin pa rin, oh. Ito, ganda ng ano. Table. So, mahilig ako magtanim talaga. Yan, mga mangustin, oh. Pero yan, ilang replenish na yan dahil lagi namamatay. Pero tanim pa rin ako ng tanim. Sabi ko, in the future. Ayan, marami akong kawayan kasi tinagaya nung taga sa panahon, December, pinataga ako na. So ngayon, unti-unti akong gagawa na makikigaya ako ng mga kubo na gano'n. Ito yung dulo. Ito, sir. Hindi na sa'yo yan? Kasama yan, yung river na yan. Bali, andun yung kapatagan pa ng farm. Mm-mm. Ang kagandahan kasi dito sa running water ko, both sides sa aking property, napagitnaan yung running water ko. Nasa gitna. So walang maka ano, pwede kong gawing private talaga. Oo. Dulo to, andun yung maluang yun eh. Tingnan mo Justin, oh, nagfo-fall siya. Ginawa niya parang falls yung ano, tubig. Actually may falls talaga diyan. Ngayon medyo humina lang dahil nga diniretso namin ng riprap. Pero supposedly yan, bagsak yan. Oh, bagsak tubig. Talaga yan, kaya lang ngayon tag-init medyo humina yung flow pero hindi namamatay yung tubig. Malakas yan, makikita niyo yung flow. Diyan namin pinatatakbo yung ramp pump. May running water pa rin na pwede mag-shower, kaya nilagyan namin to. Ito yung ano, kaong? Oh, kaong. Marami ako rito niya. Nagtanim pa ako niya ng 300 pieces na kaong. Wow. Para lang masustain, nagtanim ako ng 500 ng nara. Oh. Para lang sa mga bees, para may mga bulaklak. Matagal kasi yung bulaklak ng nara. Oo. Nagtanim pa ako ng 500 nara para lang sa mga bee. Being a natural farmer nga, gusto ko ma-maintain yung ano lang. Kasi itong kaong mo, hindi mo hinarvest, sir? Hindi ko hinaharvest yan. Oh. Yung iba, niriplan ko, nagtanim nga ako. Ah, pero ginawa mong seedling? Oo, ngayon, yung iba naman, kaya naman hindi ako nagpapaharvest. Mura lang kasi, nadidisgrasya pa yung halaman ko, kamukha ng mga Philippine native trees ko, yan, mga tuog yan. Oh. Eh, minsan nagpapaharvest ako, magkano bili ko dyan, o kaya yung mga lansones ko, na malalaki na, nasa mga 5,000 na halaga. Mababagsakan lang nito. Eh, magkano lang ang bili sa akin? 100 pesos. Mm. Oh. Natural ano to? Falls? Uh-huh. Tingnan mo, oh, kahit na steep siya, ganun pa rin, oh. Yeah. Oo. Ayan, oh. Yan, medyo mahina, pero malakas yan. Kaya, halaman. At Brookside, yes. Maligo. Bata na siya? Ito ba yung sabi? Oo, oh, yan. Tsaka ito, malakas to. Tubig yan. Ito yung malaking river. Oh, wow! Oh, oh yan. Nalagyan ko lang ng konting sahig dyan. Pwede ka nalang maglaba dyan. Oo, pwede na. Natural yan. Ibig sabihin na private mo yan. Nasa loob ka ng farm. Ito, halaman. Oh. Palm ba to? Oo. Oh, mga fern yan eh. Fern. Fern. Laki. Laki mo. So yan, pwede rin explore pa ng mga guest ko yan. Kasi, ano yan eh, nilinis na namin yan. Kaya lang, yung mga bumagsak dyan is yung mga layak ng santol, mga halaman. Palibasa, hindi nalalanguyan yan, kaya nagiging stagnant. Pero pag nalalanguyan lagi ng tao yan, malinis yan. Mag-o-overflow yung continuous yan. Ayan, meron dyan mga natural formation. So yung mga bato na yun, inahon namin kasi nilinis namin yung ilog. Yung mga bato na yan, inahon namin. So yan na rin ang ginagamit namin for recropping para i-landscape dito. Unti-unti.
3 to 4 families pwede na maging guest dito. Medyo hindi pa maayos. Under development is... Saan nagagaling yan? Bukal? Sa mga bukal na dugtong-dugtong, nakikita ngayon sa malaking ilog and then papunta sa dagat na. Patanggal ko na yung ano, Justin. Di ba nagpalagay ako ng bilog doon sa ano, dulo si ng Sir ganyan. Sir Buddy, marami nang... Patanggal ko na, parang ganyan na lang din. Tuloy, ano eh. Para mag... Ganun na lang siya. O naglagay ako ng tubo eh. Meron siya nakukuha na na pwedeng i-akmado, di ba? Alam mo, ganyan din ako. Pag pumupunta ako sa ibang ko farm, pinupulot ko rin yung pwede. Pakita mo, Justin. Pwede sa farm ko. Ganyan na lang. Oo, parang swimming pool lang. Oo. Ang dami. Ang dami nating kawayan. Oo. Hindi mo pa nakikita. So, ito yung dulo talaga. Na... Kumbaga sa ano, hindi pinapansin to. Na, ano to eh, walang nakikita to eh. Talagang puro damo to eh. Mm-mm. Puro ano yan, puro usiw na nakapalo. Nakikita yung usiw dito at saka usiw doon. Nakikita yan eh. So nilinis namin, daming bato. Ngayon, sabihin... Pero alam mo sir, kung hindi mo tinanggal yon, alin? Lininis mo lang. Parang cave yan. Rolling talaga itong farm namin. Pero doon sa malaki ang patag. Patag na patag yan, na puro halaman. Sa inyo pa rin yan? Oo, oh, yun ang malaking lote. Kasi kung ibaga sa ano, ito na yung dulo. Andiyan yung 2.8 hectare yan eh. Mm-hmm. So, plot siya. Meron ding ilang kakao doon. Magkano per square meter dito? Sa ngayon, nung doon dumaan ang highway ng Calabarzon, tumaas ang gumanda ang presyo ng lote rito. Ang farm last dito is... Pagkadikit sa karsada is 800 minimum hanggang 1.5. Yung katabi ko, binibenta 2,000 per square. 2,000 na yung katabi ko. Grabe naman. Eh, isa hektarya yun. 3 years ago, ganun lang ang presyo ng mga farmlands dito. Pero hindi tabindaan na. Sa mga looban, 350, may makukuha ka pa. Pero ngayon, yung mga 350 na yun, swerte na makakuha ka ng 500. Mga second lot, third lot yan. Alam mo naman nung araw, nasa corporate ako, siyempre gusto ko nga, may mapuntahan yung kaunting pera. Sa real estate ang ano ko, dahil may nag-aalok sa amin dito, Abel, bili mo na ika yung ano. So parang, nung una, parang napilitan ka lang bilhin eh. Dahil nga, sige, para ano, medyo mura naman. Eh, mga anak ko nga, puro daw lupa, puro na lang lupa. So nung nag-retire ako at medyo nangailangan ako ng pera, sabi nga ng misis ko, nagigipit ka eh, andayan mong lupa. Magbenta ka ng lupa. So, yung mga una ko. Total investment naman, hindi mana. Madaling iyan, benta. So, ang real estate, medyo magandang investment, medyo matagal lang ng konti. Medyo matagal. Pero dito, nangyari nga sa iba, may puhunan sila. Madali nilang ano, doon. Biglangan tumaas, itong pandemic tumaas, tapos dumaan nga yung malaking highway dito, yung Calabarzon Road, medyo gumanda. Kasi nung araw naman, walang namimili ng lupa rito, kundi kami kamag-anak lang. Walang nadayo na taga-ibang lugar. Eh ngayon, napakaganda kasi very near kami sa Tagaytay. Lapit namin sa Manila. Lapit sa Manila. Parang Tanay. Yung Tanay, nung araw naman eh, palibasa nga, abot ako ng pamamasada ng jeep dyan nung araw eh. Mm-hmm. Hindi naman ganun kaano. Ngayon dami rin turista doon. Ay, ang dami! Meron kang dalawang bisita. Tatlong bisitang family, okay na. Ma-enjoy lang nila yung buhay probinsya, farm living. Ganun. May-share mo ng konti yung knowledge mo sa farming. Ayos-ayos na ano. Ito, nagpa, ano ako, bayanihan ako. Sila nag-clearing mga, ano ko, followers. Mga mountaineering mo. Ano? Mga subscribers ko. Mga subscriber ako. Nag-volunteer sila, clear nila to, itong isang bundok. Galing, ano? Ito yung farm. Alam ko maganda ang kinikita ng YouTube eh. Alam ko maganda yan eh. May mga sumisika talaga dyan. Isa ka na ron eh. Hindi naman sa'yo. Secret.
Gayahin lang kita. Sabi mo, yung konti lang. Sabi mo, konti lang. Hindi kumikita. Hindi, hindi kumikita, sir. So marami pang ano i-develop sa farm, pero yung look niya, forest. Forest yung look niya. Ito kasi may bundok ka nakikita, pero sobrang close sa'yo. Sa akin, mas malayo konti. Oo, marami. Kaya scenic siya. Ito, sa mga langkas sa ano. Next crop, next cycle na lang. Ganun naman. Sasako mo lang. Ay lang, siyempre, yung iba, sabi nga nila, matrabaho naman ang bilang ginagawa mo. Sabi ko, kinukompute ko, minsan maghapon siya magbabalot. Oh. Magkano labor mo? Let's say, 500 kasama na yung pagkain. Mm. Eh, kung makapagbalot siya ng mahigit 100 sa isang araw. Okay na rin. Eh, di kung makapagba, kung maaga-aga yung nabenta mong langka, kung halimbawa, let's say, 50 pesos na pa naka-timing ka ng mataas, yung 10 kilo is 500 na. Sulit na yung isang tao mo. Labor niya. Eh, kung nabalot niya 100, maging successful na yung kamong 20. Okay pa rin, di ba? Oh. Eh, every week yan eh. Pagka season ng langka, every week. Oh, see? Kaya kumikita, sir. Oo, kumikita. May kaunti. Eh, sumakit ang ulo kanina. Sabi ni sir, hindi daw kumikita. Sumakit ang ulo ko eh. Paano na yung advocacy ko? Kasi ang kabitin yung ganun. Oo. Saan kayo ka pupunta? Patawid ako sa kubo. Ganun ang mga term na pag ang bahay mo na sa farm, ang tawag nila patawid sa kubo. Eh, mga generation ngayon, kubo eh, bahay naman, malaking bahay naman, hindi naman kubo. Saan ka ba ano pupunta? Eh, tatawid sa kubo. Ibig sabihin nun, slang term nun, tatawid ka sa farm. Pupunta sa farm. Pupunta ka sa farm. Ayan, ikay nangungubo na. Eh, ibig sabihin, yan ika ay nagpa-farm na. So, pag inaano mo, kumita ng kaunti. Yeah, pag sinabi ni sir, ang farming hindi yan kumikita, konti lang. Ibig sabihin nun, kumikita. Kumikita rin ng kaunti. Konti pa rin. Makakapambili ng ulam, ibig sabihin. Ano yung ulam? Steak. Sabi nga ng mga kapisi. Sabi nga ng mga opisina ko, pagka nagko-comment doon sa mga bira kasi ako mag-Facebook eh. Natin to, baka makunghilog na to eh. Hindi, papakuha tayo sa tao ko. Papakuha na lang daw si sir. Wala, hindi hinog yan kasi violet ang hinog niyan. Ah, okay. Yun ang verde ang hinog. Ah, okay. Papakuha ko sa tao ko. Ito pa yung nabagsakan sa akin sa farm oh. Dahil lang ka-harvest ko ng kaimito. Ayan, bumagsak. Isang sanga, punong-puno ng bunga. Ayan, pwede mo nang gawing fertilizer to. Ayan, iba. Sa bulate, o ano. Pagkain ng baboy. Pagkain ng baboy. Kaya lang, misa kinokontrol namin. Baka naman magtigasin ng ano. Nang? Ang dumi eh. Di ba? Kinokontrol pa rin. Ah, lahat ng sobra is ano. Tamang formula. Actually, ito, ibag... Ayun, no, violet? Oo. Next, hindi, Friday, mag-harvest kami. Yung iba gagawin ko ng Jadam liquid fertilizer. Ah, gaganon mo lang? Oo. Search nyo din, Jadam. Pati yung mga santol, pwede rin ganon? Medyo maasim siya. Ah, okay. Yung mga something sweet. Interesado ako dun sa table talaga. Oo. Sige po. Pero ang gusto kong finish, sir, ano, natural? Ano tama lang? Ba? Ano bang finish mo doon? Di ba sabi mo hindi pa tapos? Meron akong ano, ang finish ko ron yung clear gloss lang or yung ano, semi-matte lang. Matte. Gusto ko yung matte. Yun. Yung hindi makintab? Oo, yun. Oh, gusto ko yun, sir. Yung iba naman, semi-gloss, para talbog ng konti yung alikabok. Hindi, gusto kong mat. Yung mat, oh. Ako, niya, conforme sa mga bayan. Hinog na, ano po, ate? Sorry, sir, ah.
Gusto hindi, mat- okay yan. Tikman ano, nyo. Ano mami, interesado talaga dun sa table. Sige. Gusto kong bilhin yung table talaga. Sige, tikman nyo. Matamis yan. Baka hindi pa masyadong hinog. Oh, medyo hilaw-hilaw pa. Mo. Pero masarap na rin. Oh. Makirinig kasi ako sa kayo mito eh. Papakuha tayo, ano bang oras na? Masarap, ay! Sir. Halika! Magkakain na tayo. Masarap. Kakain na tayo. Hindi ka nga napagod na umakyat nun sa steps, no? Mm-mm, Dad. Hindi kasi ka napagod. Ang ano oo namin ni Justin, plinet. Loko, nakita mo yung ano mo? Plinet pie. Oo. Naku eh, kahit awati. Ay, halika na, kakain tayo. Ikaw yung bunso. Ay, oh, yan ang talagang mahilig sa livestock. Ano pangalan mo, sir? Rocco. Ivan Russell. Rocco. Yan ang mahilig sa livestock. Siya yung ano. Siya yung may pakananan lahat ng ito sa farm. Siya yung nagpasimula rito. Ilang taon ka na? 32 po. 32 na siya. Pero single yan ano pa. 32 ka na, pero mayaman ka na. No. Diba, sir, no? Hands on yan. Ano, nakilala ka ng baka mo nung pumunta ka ron? Paano mo, ano, lumapit sa'yo o ano? Oo. Oh, andun yung dalawang baka niya doon sa ano, nahirapan ng... Sabi ko, naku, mag-ooperate tayo rito. Ang dami nating ano. Pinaalaga ako doon sa kumpare ko. Hindi ka na, Rocco! Si Ma'am Gigi, na-picture nyo na? Oo. Suki yun. Oo. Suki namin yun. Kaibigan. Ah, ganun, si Ma'am Gigi. Oh. Alam mo naman eh. Ano yun eh, mga mayayaman yun. Hindi tayo pwede sa mga ganung kausap. Mas malaki pa ang farm mo, sir? Oo nga. 1 hectare lang yung kanya? Ang dami. Hey, ma'am. Ah, yung may takip na yan, sold out na yan. Kasama nito, kasama ng swing, meron tatlong bed, meron siyang parang bench. Parang may kalahating million yun, sir. Kinakumpit ko. Ano naman, makakakuha naman ng pambili ng pinangat. Konti lang. May konting kita. Konti, hindi. Konti-unti lang. Parang makaano lang, maka... Hindi, mura kasi ang ano ko. Mura kasi ang bili, ang benta ko talaga. Gusto ko talaga to. Mura ang benta ko. Oh, sige, buhatin mo na yan. Ito mga yakal ko. Yakal? Yeah, yakal. Parang kasi iba mga bili ko. Dati, oh, mga bili ko yan sa mga junk yung bilihan. Ito, mga yakal. Ito, ano to? Yakal din to. Ginagawa kong frame ng salamin. Oh, ginagawa ko. Hindi ko na pinaplaner yan. Parang meron akong leather na leather, imported na leather na liha. Pinapaikutan ko lang yan. Nilalabas ko lang, hina-highlight ko lang yung haspi niya. Haspi niya, yung oldies. Ano niya. Ito may haspi ba to, sir? Oo, oh, may haspi yan. Medyo madumi lang. Ano Bing? Search mo ano Bing. Ano Bing wood. Tapos hindi kami gumagamit ng ano? Pako. Ng pako, puro dowels yan. Tapos may mga... Kung nakarating ka sa... Hindi pa. Ah, may mga butterfly yan. Kami nagba-butterfly kami sa ilalim. Anong butterfly? Yung nakita mo yung dumudugtong. Ah, yung ganon? Oo. Yung ganon? So, kanina? Oo. Ano yun eh? Sa crate and barrel. Familiar po kayo? Crate and barrel. Ang ganda. Yung iba nasasamaan dyan. Pero tayo... Pag-artist ka, nakikita mo. Appreciate natin. Kaya yung yari namin is ano, export quality. Baka ganyan na lang yung daanan mo dun sa ano mo. Export quality. Tapos, paano kakain? Tan kakain? Huwag hindi, masaya. Pagka gano'n. Masaya. Oh. Yung kano abutin. Yung kasya lang. Kasi yung iba naman nag-accent na rito eh. May mga accent na sila dyan. Ah, pwede ko na palang lagyan ng ano? Oo, oh, may accent ka to. Mga pilonopsis mo, nakaganyan dyan. Oo, oh, di ba? Parang umiikot, minsan nandyan yung accent mo, minsan nasa gitna, minsan nandito, dito kayo kumakain. Glass natin dalawang ba? Pwede nandiyan sa gitna. Pero sukatin mo muna yung kusina. Tapos yung mga glass mo na malalaki, puno ng fruits.
Oh, yun, yun, yun. Yun. Ganyan. Pero kung ganito na kaganda dapat para tech ano siya, contrast na sa glass na siya. Glass na 'yung mga ano mo. Pwede, pwede. Para mag lumabas yung beauty nung tama ka. Ito mga kapako. Oh. Na galing sa ilog ngayon, mini-maintain ko dito para pag gusto magpako, magsalad dito kukunin. Ah, ito yung edible. Oh, edible 'yan. Talaga nag-invest si sir sa mga daanan. Eh, misa maputik, may na misis ko napuputikan din. Naawa naman ako, puro putik ang paa. Oh, ito may kubo. Pag may konting ulam, may konting kita, yan, bibiling simento. Ay na naman yung konti. Yan, may kubo. Sira, sira. Ay, sir, ano yung kulay white na dako na yan? Yun nga, itatanong ko rin sa inyo. Ano kayo ba yan? Sa misis ko yan. Hindi ka nakita yan. Oh my gosh. Ano to, sir? Plancha. Ano to eh, mutya ng mga kababaihan. Ganito. Tapos tingnan mo yung banana. Ano? Ngayon, nagkaroon ng convention ng organic sa Tagaytay. Dami kong naging guest dito from Mindanao and Visaya. Ah, nagbilihan ng mga... Ng mga? Mga ganyan, mga rare na halaman dito. Tuwan-tuwa. Ito yung unang figure ni Rocco. Okay. Ginawa akong bila. Wow. Ngayon, medyo hindi pa kumikita. Anong surprise ni sir dito? Ano rin? Tignan mo. Ah, tumatanggap din ang bisita rito. Kaya lang, medyo magulo pa, walang guest. So ito, kubo, malamig na po. Lamig ah? Oo, malamig dito. Parang so, aircon. May dalawang room. Maganda yung ano, yung furniture. Ginawa namin bila to. Ano pa, may umaandar na to. Ganda ng ano? Ay, shower. Sir, ang ganda ng pinto. Oh, ito po, ito. Ito yung sinasabi mo, sir, na... Ay, marami ako niyan, nabibenta ko rin. Mami, ito magaganda yung mga pinto. Yeah. Tsaka ako kaiba. Maganda. Ito mo. Ito, maganda. Sa yung iba, siyempre, hindi naman nila na-appreciate. Yung ganyan. Pagka ibang mga artist na naging guest ko, nakikita ko na... Ano. So, artist pala ako, sir? Artist ka. So, ayan. Wala naman akong ano. Yan lang ang bintana ko. Screen lang. Ako lang gumawa. Yan, may alikabok pa. Screen lang? Ako lang ang naglagay niyan. Screen lang. Oh, para lang hindi makapasok si Ahas. Mm, tsaka wala talagang pambili pa eh. Yan na na. Oo oh, nga, ayan. Century old wood. Ito ang konti. Ito, na-picture ako sa... Ito, no? Matibay, oh. Ito yata, nung na-picture ako sa... Sorry. Ito, ayan. Sa magazine ng agriculture, ayan. Agriculture. Sa agriculture ba ito? Opo, kabalikat. Ayan. Malamig dito. Malamig dito. Hindi kami nag-aircon dito. Dahil, ba't malamig dito, sir? Eh, palibot ng halaman. Halaman. Dati itong kulungan ng baboy. Mm-hmm. Ito yung mga division, no? 40 ang laman dito. Ito yung pinto. Ito yung may pinto rin dito. Ayan yung room. O, yun ang room. Ayan, may lock. Yeah. May lock, may second floor dyan. Ah, second floor pa. Ito. Dating kulungan ng baboy. Naging magarang villa. Oh, ayan, naging villa. Minsan pagka ano, pinarerentahan na 'yung pagka. Oo. Sama na okay. Sa pamilya. Kita mo wala kaming abono ha. Wala kaming abono. Subukan mo mag-abono. Hindi mabubuhay. Hindi mabubuhay ng ganyan 'yan. So in my observation, nabili namin to 2008, nag-focus ako ng organic 2012. 10 years na ngayon, very abundant ang halaman. Ilagay mo lang dito yung waste material mo, yung dumi ng mga... Sa inyo rin itong dragon fruit? Oh, yan, yan, sama. Medyo re-rehab pa namin, before mag-fruiting, aalisin namin lahat nung hindi na kailangan. Ito yun? Yan, mga jadam ko na liquid fertilizer yan. Oo. So, mga bulok yan, pwede idilig. Idilig. Oo. So, mabango? Makikita nyo, merong mabaho, merong mabango, pero kung masesearch nyo yung jadam, the more na may amoy siya, is better. Mas maganda sa halaman. Spray, sir? Pwedeng sa ano, minsan ginagawa namin basal.
kung based on. Oh, lalo na kasi orchard dito kaya angkop na angkop. Mm-hmm. Pero sa lipi, siyempre meron kasi ang katapat para sa lipi. Mm-hmm. Para hindi affected yung kinakain ng tao. Mm-hmm. Siyempre ano yan. Biological ano. So ito yung aking ano. Munting gawaan dito. May simple akong gawaan lang, isa lang naman, kami lang ang gumagawa. Yeah. Sir, ano nangyari dito? Hindi pa babulok to? Hindi, hindi, okay lang yan. Kasi nabasa eh. Alam mo naman eh, galing nga kami sa Benguet, yung mga maistila ron. Mm. Inabot din eh dahil climate change, hindi nila kalahin, biglang bubuks, babaksak ang ulan. Hindi, hindi mabubulok yan. Dadry lang. Oh, tamatuyo na oh. Oh, ang ganda nito oh. Ito mga bili ko to sa junk, may mga papel yan, mga mulabi. Mga dating bahay no? Oo, dating bahay. Ito dating port, galing Bisaya, nabili ko. Eh, nahayaan ko lang. Maluwang pa rito? Okay. Ah, ito, ang linulutong kahoy, itong nandito sa top. Lahat yan, oo, lahat na yan. Lahat yan. Pasok naman ang usok dyan. Usok lang, sir. Mm, usok. Pwede rin may apoy kaunti, wag lang maabot yung ano. Oh, natural drying ng wood. Para matuyo lang yung kahoy. Mm-hmm. Before nila gawing furniture. Pwede dun yan, malapit dun. Halika yun, dito tayo. Ang dami kahoy. Wala, mga basurang kahoy yan, pero... So ito, yan, minsan, yan, iniipon namin to, kinocompost din namin. No? Lahat ng pinagwalisan. Siyempre, medyo labor, laborious nga. Sa farm. Susunod natin ito, i-clear natin para yung sasakyan, nakagano. Ito dapat talaga. May tao, may pampasuwado ko sa tao para i-harvest ang kailangan i-harvest, i-process ang kailangan i-process. Ay, yung magaganda, pandun din, yung mga matitigas na... Ay, eh, gagawa ka ng paraan dyan na kung saan yung gagawa. Analogy niya, di ba? Pwede dito rin sa likod. Magli-label ko ng isang tao natin, para ha? Balutin yung lahat ng bunga ng langka. Oh. Out of 500 na bunga ng langka na binalot mo, sulit na yung labor mo kahit 500 pa. Eh, isang bunga may bibenta mo, 500 pesos. O di, 499 bunga yung kita. Saan po? Sa langka, sir. Yung binag-deliver sa kanina. Ano, kahapon nag-deliver ako yung isang langka, 32 kilos. Oh. Isang langka, malaki. May malaki kita sa farm. Mayroon kaunti. May pambiling, pambiling ulam. may record ako rito. Oh. Ang pinaka marami kong benta na... Sinipag yung tao ko magbalot, isang harvest ko 55 pieces. Oh. See? Tapos the following after 2 weeks, 66 pieces ng langka. Oh. Kailangan lang kasi pag per kilo how much? Per kilo na benta. Eh lagay mo na lang sa 20. 20. Ilang kilo isang bunga? Eh average mo ng 10. Oh, di ilang kilo lahat 'yun. Eh, yung 600 kilos. Eh. Tapos makakabili ng soft drink sa Jollibee. Oh, yun, yeah. Kaya talaga. Oh. Kaya talaga bumili ng soft drinks. Triniger ako ni sir na hindi daw kumikita yung farming. Tapos ngayon, sa langka lang. Yung babaw pala isa hardwood, no? Pagka talagang matagal na. Mm-hmm. Pero nakita niyo yung haspi, no? Ganda, no? Alam mo yun, umulat umaraw yun. Wala naman akong glass doon, wala naman kami. Eh... Ilang beses nang tinatawaran yun, siyempre. Ayoko namang gawin cheap yung aking ginawa. Siyempre naman. Siyempre naman. Iyan naman eh, hindi ka naman kailangan magmadali ibenta. Oo, oh, sabi ko kailangan. Hindi okay naman nabubulok kagaya ng kalumanding. Oo, oh, kalumanding. Sandali ari, ready ko yung aking tayo ng pagkain. Diba? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.